dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. May mga bagay na gusto nating ibigay sa taong mahal natin bilang senyales ng espesyal na nararamdaman natin para sa kanila. Ang hindi natin alam ay may madilim o malungkot na kwento ang pwedeng nakadikit sa bagay na yon na makapagdadala sa kilabot o takot sa ating buhay. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Zaina, 29 years old at dating nakatira sa Tacloban. Kasama noon ang mga magulang ko at anim na kapatid. Pangatlo nga pala ako sa anim na magkakapatid, Papa Dudut. At maaga kaming natuto na mag-solo sa buhay. Pagkatapos kasi ng high school ay huminto na rin ako sa pag-aaral ko at nagtrabaho na sa kung saan-saan. Ang dalawa kong mas nakakatanda kong kapatid ay nag-asawa na at bumuo ng kani-kanilang pamilya. Wala pa silang 20 years old noon at nanghinayang din talaga ako. Kasi may mga oras na umaasa pa sila sa mga pangangailangan nila sa mga magulang namin. Ayokong dumating ako sa ganong punto na ultimo ang responsibilidad ko sa buhay ay iaasa ko pa sa kanila. Kaya naman pilit akong nagsusumikap at tinutulungan ang sarili ko. Kung saan saan ako nagtatrabaho noon para lamang kumita ng pera para sa akin at sa mga magulang ko. Gusto ko na makatulong sa kanila. Ayokong masayang ang panahon na binigay nila para mapag-aral ako noon kahit hanggang high school lamang. Pero nang dumating ako ng 18 years old, nag-decide ako na lumuwas na ng Maynila para doon makipagsapalaran at maghanap ng trabaho. Naniniwala kasi ako noon na kailangan na handa na tayo bago tayo bumuo ng sarili nating pamilya. Ayokong ipasa sa mga magiging anak ko ang responsibilidad namin ng mga magiging magulang nila. Nakitira muna ako noon sa bahay ni Tita Olive, Papa Dudut. Nagkaroon naman kaagad ako ng trabaho sa isang maliit na karinderya na pagmamay-ari ng kaibigan ni Tita Olive. Kumusta ka ba doon sa pinagtatrabahuhan mo? Tanong ni Tita Olive nang sabayan niya akong kumain ng hapunan. Maayos naman po, Tita. Tugon ko bago sumubo ng kanin. Hindi ka ba nahihirapan sa trabaho mo doon? Muling tanong pa niya. Medyo mahirap po, lalo na kapag lunchtime kasi ang daming customers. Tugon ko. Maayos naman bang pakikitungo sa iyo ng ibang staff sa karinderya na yon? Tanong pa niya. Ngumiti ako at tumango kahit ang totoo ay karamihan sa mga katrabaho ko ay masusungit, lalo na yung mga matatandang mga babae. Tita, pasensya na po kung hindi pa ako makakapag-abot ng pera na panggastos sa inyo ngayon. Pinadala ko na po kasi kay nanay ang kinita ko para sa 2 linggo na pagtatrabaho ko. Kulang pang araw yung pinadala ko kasi may kailangan na bayaran na utang sina nanay. Pagkukwento ko. Ano ka ba, huwag mo munang isipin yon. Hindi naman kita sinisingil sa pagtira mo sa bahay ko, ang sabi ni Tita. Nakakahiya pa rin po kasi, ang tagal ko nang nakatira dito tapos wala man lang po ako mayambag sa mga gastusin dito sa bahay ninyo. Wika ko. Ano ba ang kailangan mong iambag dito sa bahay? Napakahina mo namang kumain. Hindi ka rin naman nanonood ng TV at bihira ka magbukas ng electric fan. Wika ni Tita. Pero nakikigamit pa rin po ako ng kwarto na pwede ninyo sanang pagkakitaan kung ipapaupan ninyo sa iba. Wika ko. Ibang tao na hindi ko namang kilala at mahirap pagkatiwalaan. Kaya mas okay na ikaw na ang patirahin ko dito sa bahay ko dahil panatag ang loob ko. Ang sabi naman ni Tita Olive. Papa Dudut, second cousin ni nanay si Tita Olive at isa siyang matandang dalaga. Ang kwento niya, isang beses lang daw siyang nagka-boyfriend at nang mamatay ito sa aksidente ay hindi na siya muli pang pumasok sa isang relasyon. Para sa kanyang boyfriend niya na yon, ang kanyang one great love na wala nang kaya o sino pa ang pwedeng pumalit. Papa Dudut, si Tita Olive na halos ang tumayong pangalawang nanay ko mula nang pumunta ako sa Maynila. Kahit sobrang naho-homesick ako, nandyan pa rin siya para iparamdam na hindi ako nag-iisa
na may pamilya pa rin ako na laging makakasama. Malaki din ang pasasalamat ko kasi dahil kay Tita Olive ay meron ako naging pamilya kahit malayo ako kina tatay at kay nanay. Isa rin siya sa mga dahilan kung bakit naibigay ko ang pangangailangan ng pamilya ko sa probinsya. Wala kasi ako masyadong ginagasto sa Maynila bukod sa pinapadala ko sa probinsya. Libre ang bahay ko pati na ang pagkonsumo ng tubig at kuryente. May mga oras din na minsan pa ay dinadagdagan ni Tita Olive ang perang pinapadala ko sa probinsya. Lalo na kapag kailangan ni nanay ng dagdag na pera. Nahihiya na nga ako minsan kasi pakiramdam ko ay nagiging pabigat na ako sa kanya. Pero ang sabi naman niya ay masaya siyang tutulungan ako. Pati na sina nanay na noon ay naging malapit din sa kanya. Tumira rin kasi siya sa probinsya noong kabataan niya at si nanay ang naging pinaka-close niya sa mga pinsan niya. Naging mabait daw ito sa kanya tapos ay lagi pa raw niyang tagapagtanggol. Kaya tumatak yon sa isipan niya. Yun din ang dahilan kung bakit hindi siya nagdalawang isip na patuloyin ako sa bahay niya. Dahil paraan na rin daw niya yon para tumanaw ng utang na loob sa nagawa ni nanay para sa kanya noong kabataan nila. Sigurado ka bang mag-resign ka na sa kalenderyang pinagtatrabahuhan mo? Tanong ni Tita Olive sa akin nang sabihin ko sa kanya ang plano kong pag-resign. 2 taon na ako noon sa kalenderyang yon nang sabihin ko kay Tita Olive ang plano kong gawin. Opo, tugon ko. Saan mo naman balak lumipat ng trabaho? Tanong pa niya. Wala pa po tita pero may kaunti naman po akong naipon. Sapat na siguro yon para sa 1 linggong pagpapahinga ko bago ko ulit maghanap ng bagong trabaho. Tugon ko. Gawin mo ng 1 buwan ang pahinga mo. Wika ni Tita Olive. Po, pagtataka ko naman. Pagkatapos mong mag-resign, 1 buwan ka muna magpahinga bago ka maghanap ulit ng bagong trabaho. Tugon ni Tita Olive. Hindi po pwede Tita Olive kasi baka hindi po magkasya doon ang perang naipon ko. Kakailanganin ko rin po kasi magpadala pa rin ng pera kina nanay sa probinsya. Wika ko. Huwag mo na munang isipin yun. Habang wala ka pang trabaho, ako muna magpapadala ng pera sa nanay mo sa probinsya. Ang wika ni Tita Olive. Naku tita, nakakahiya naman po. Pagtatanggi ko. Wala kang dapat ikahiya sa akin kasi pinsan ko naman ang nanay mo. Basta sabihin mo sa akin kung kailan ka mag-resign para maayos ko ang budget ko. Ang wika pa ni tita. Papadudot, nag-decide ako na mag-resign noon dahil hindi man lang tumaas ang sahod ko sa pinagtatrabahuhan ko. Tapos ang dami rin nag-resign kaya naman tumatambak ang trabaho namin. Madalas ko yun nire-reklamo kay Tita Olive kaya nang marinig niya ang plano ko ay sinang-ayunan naman niya ako. Alam niya kasi na may iba pang trabaho na pwede akong makuha tapos mataas pa ang sweldo. Hindi ko dapat pinagkakasya ang sarili ko sa mabigat na trabaho na may maliit na sahod. Papadudot, nang mag-resign ako ay 1 linggong pahinga lang sana ang plano ko pero naging mapilit si Tita Olive na idiretso yon ng 1 buwan. Kagaya ng sabi niya, siya na muna ang nagpadala ng pera kina nanay sa probinsya. Yung bakasyon ko nga na 1 buwan ay umabot ng 2 buwan dahil hindi rin kagad ako nakahanap ng trabaho. Laking pasalamat ko naman nang sa wakas ay natanggap ako sa 1 kumpanya. Halos doble ang tinaas ng sweldo ko doon at masaya ako sa mga kasamahan ko sa trabaho. Kaya naman hindi ko namalayan na 3 taon na pala ako sa kumpanyang yon. Papadudot, doon ko rin nakilala ang boyfriend kong si Rico. Katrabaho ko siya at naging senior sa trabaho. Mabait at masipag na tao si Rico kaya naman kaagad na nahulog ang loob ko sa kanya. Naging close kami at nagsimula ang lahat sa pagiging mabuting magkaibigan naming dalawa. Alam niya lahat ng kwento tungkol sa buhay ko, pati na sa pamilya ko. Kaya bago ko siya naging boyfriend ay itinuring ko siya na best friend ko talaga, Papa Dudut. Kailan mo ako ipapakilala sa tita mo? Ang tanong noon ni Rico. Gusto mo na ba siyang makilala? Tanong ko rin. Oo naman, siya lang ang kasama mo sa bahay kaya syempre gusto ko siyang makilala. Kung pwede nga lang, pati pamilya mo sa probinsya ay makilala ko rin. Tugon niya. Bakit naman? Pagtataka ko. Zaina, 1 taon ng relasyon natin. Wika niya. Ano naman kung 1 taon na tayo? Tanong ko pa.
Hindi na tayo mga bata kaya gusto ko na mas iparamdam at patunayan sa iyo na seryoso ako sa relasyon natin. Wika niya. Rico naman. Noon pa man naramdaman ko ng seryoso ka sa akin. Ang sabi ko. Dahil yun ang gusto kong iparamdam sa iyo. Mula nang maging magkaibigan tayo at ligawan kita, lahat ng sinabi at pinapakita ko sa iyo ay totoo yun at walang kahit na anong halo ng pagpapanggap. Sabi pa niya. Papadudot, nung una akala ko ay pagkakaibigan lang ang habol sa akin ni Rico. Normal kasi sa kanyang maging mabait kahit sa ibang tao. Kaya hindi ko kagad napansin na pumuporma na pala siya sa akin noon. Kung hindi pa niya sinabi sa akin na manliligaw siya, ay hindi ko malalaman na may gusto pala siya sa akin. At sa paraan ng panliligaw na ginawa niya, mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya. Dinaan niya ako sa pagkanta-kanta at pagsulat ng mga romantikong tula para sa akin. Akala ko sa panliligaw niya lamang yon gagawin. Ang paggawa ng mga tula para sa akin, pero hindi tumigil ang pagiging romantiko niya sa pagsagot ko sa kanya. Dahil pareho kaming nagtatrabaho para sa pamilya namin. Pareho rin kaming matipid pagdating sa mga gastusin. Sobrang bihira kaming kumain sa mga mamahaling restaurant o manood ng sine. Madalas na lumalabas kami para mag-date sa pagtambay lang sa mga parke na malapit sa amin. Sa ganung paraan lang namin na ilalabas ang sweetness namin at nagkakasundo kaming dalawa pagdating sa bagay na yon. Lumipas pa ang 2 buwan sa relasyon namin, dinala ko na si Rico sa bahay para ipakilala kay Tita Olive. Ipakilala mo na ba ang pamangkin ko sa mga magulang mo? Tanong ni Tita Olive habang magkakasama kaming naghahapunan. Hindi pa po tugon ni Rico. Bakit naman hindi pa? Tanong pa ni Tita Olive. Ang totoo ay matagal ko na pong gustong ipakilala si Zaina sa mga magulang ko pero ayaw po niya. Tugon pa ni Rico. Bakit naman ayaw mo, Zaina? Baling sa akin ni Tita. Ano po kasi, nahihiya po ako. Tugon ko naman. Naku, ikaw naman pala ang ayaw magpakilala sa mga magulang ni Rico. Dapat nakikilala mo na rin sila. Wika pa ni Tita. Yan din po ang sabi ko sa kanya. Kinukulit ko na po talaga siya na maipakilala ko na siya sa mga magulang ko kasi nagtatanong na rin po talaga sila tungkol kay Zaina. Ang wika pa ni Rico. Natatakot lang din kasi ako na baka hindi ako magustuhan ng mga magulang mo. Ang sabi ko naman. Paano mo malalaman kung hindi mo sila makikilala? Ang wika pa ni Tita. Saka kahit na hindi ka magustuhan ng mga magulang ko, wala naman silang ibang magagawa kasi ikaw ang mahal ko. Dugtong naman ni Rico. Nakita ko ang pagngiti noon ni Tita Olive, Papadudot. Senyales na gusto niya si Rico para sa akin. May ilan na rin naman akong pinakilala na lalaki sa kanya pero si Rico ang pinaka nagustuhan niya. Si Rico rin ang naging pinaka-close niya sa lahat. Kaya naman kaagad din silang nagkasundo na dalawa, Papadudot. Happy 3rd anniversary! Bati sa akin ni Rico kasunod ng pag-abot sa akin ng isang regalo na kaagad kong binuksan. Ang ganda naman ng bracelet na to. Kaagad na bulalas ko nang makita ko ang laman ng regalo. Kapansin-pansin na medyo mabigat yon at talaga namang makinang. Nagustuhan mo? Tanong ni Rico. Oo naman, sobra, pero teka, hindi ba mahal to? Halatang tunay na gold bracelet to pati na yung mga bato sa gitna. Wika ko. Huwag mo nang isipin kung magkano ang bracelet na yan, ang mahalaga na gustuhan mo. Tugon naman niya. Dahil sa alam ko na batipid na tao ang boyfriend ko ay na-surprise talaga ako sa niregalo niya sa akin na sobra ko yung nagustuhan. Ang sarap palang makatanggap ng ganong klase ng regalo. Simple lang din ang naging celebration namin noon. May dala kaming pagkain na pinagsaluhan namin sa parke. At para sa akin ay sobrang espesyal na ng gabi na yon hanggang sa makauwi ako sa bahay. Gusto mo ng kape? Tanong ni Tito Olive nang makapasok na ako sa loob ng bahay. Pumasok na siya ng kusina at may dalang 3 tasa ng kape. Para kanino po yung isa? Tanong ko. Para sa kasama mo. Nasaan na ba siya? Tanong din ni Tita. Wala po kong kasama. Wika ko naman. Ha eh, pero nakita ko na may kasama kang... Ah, baka namamalikmata lang ako.
Inumin mo na lang tong kape bago lumamig, ang wika pa ni Tita Olive. Nakapagtataka pa na tumingin siya sa may pinto para masiguradong walang ibang tao doon. Nang gabi din na yon ay nagkaroon ako ng kakaibang panaginip, Papa Dudut. Actually, parang hindi nga yon panaginip. Parang totoo talagang nangyari. Nagising ako dahil bigla akong nakaramdam ng paninikip ng dibdib at hirap na huminga. Nang bumangon ako ay napahawak pa ako noon sa dibdib ko pero mas lalo yung nanikip nang malingunan kong may katabi ako sa kama na babaeng mahaba ang buhok at putikan ang damit. Kaagad akong napaalis muna sa may kama at napadasal pero sa isang iglap lang nang mga mata ko ay kaagad na naglaho ang babae. Naging mababaw na halos ang pagtulog ko ng gabi na yon, Papa Dudut. Palalim pa nga lang halos nang bigla nang tumunog ang alarm ko na senyales para bumangon ako at kailangan ng maghanda para sa trabaho ng araw na yon. O akala ko nakalis ka na, pagtataka ni Tita Olive nang pumasok ako ng kusina. O kakagising ko lang po tita, ang wika ko naman. Lumabas ka ng kwarto mo kanina, suot mo ng uniform mo na pang opisina. Tinawag kita pero dumiretso ka ng lumabas ng bahay. Pagkakwento pa ni tita, hindi ka ba bumalik ng kwarto mo para matulog ulit? Tanong niya pa. Umiling naman ako bago nagsalita. Hindi po tita, kakagising ko lang po talaga. Ang wika ko naman. Nang mga oras na yon ay medyo kinabahan ako, Papa Dudut. Lalo na nang malaman ko na pati sa trabaho ay may nakakakita rin sa akin ng araw na yon. Maaga raw akong pumasok at binati ako ng iba kong katrabaho pero hindi ko raw sila pinansin. Pero nakapagtataka ay late na ako noon na nakapasok sa opisina namin. Naging madalas ang kakaibang pangyayari na yon, Papa Dudut. Hindi ko maintindihan pero ibang kilabot na talagang dala sa akin noon. Hanggang sa pati si Rico ay inakala niyang nakita niya ako sa ibang lugar na may kasamang ibang lalaki. Kung hindi ko pa pinakiusap sa kanya noon si Tito Olive, na noon ay kasama ko ay hindi maniniwala si Rico na wala ako sa lugar na sinasabi niya kung saan niya ako nakita. Isang gabi ay umuwi ako sa bahay at may nakita ako na matandang lalaki na nakatayo malapit sa may labas ng bahay namin. Masamang naging tingin niya nang mapalampas ako sa kinakatayuan niya. Hinabol niya pa ang pagdaan ko sa pwesto niya habang titig na titig sa akin na para bang may gustong sabihin na hindi niya magawa. Nang makapasok ako sa loob ng bahay ay sinilip ko siya sa bintana pero bigla na siyang nawala mula doon. Nang sumunod na araw at gabi ay nahirapan akong makatulog dahil pakiramdam ko. Meron palaging nakatingin sa akin. Parang may nanonood sa bawat pagkilos ko. Sinabi rin ni Tita Olive na madalas, kapag hindi pa ako nakaka-uwi ay inaakala niya na nakauwi na ako kasi nakakarinig siya ng ingay mula sa kwarto. Nakakarinig siya ng pag-iyak ng isang babae. At kapag kinakatok niya ang kwarto ko o bubuksan ang pinto noon ay wala naman siyang kahit na sino o anong naririnig pero may malamig na hangin na yumayakap sa katawan niya. Kailan ba nagsimula ang kakaibang pangyayari ito sa bahay na ito? Pag-uusisan ni Tita Olive. Napatingin ako sa suot kong bracelet. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba pero mula nang ibigay sa akin ni Rico ang bracelet na suot ko, naging madalas na yung bigat na nararamdaman ko. Yung mga bangungot ko at pangyayaring hindi ko maintindihan. Wala po nang matanggap ko itong bracelet mula kay Rico, tugon ko. Saan niya raw ba nabili yan? Tanong pa ni Tita Olive. Hindi ko po alam eh, tugon ko naman. Papa Dudut, muli kong nakita ang matandang lalaki sa may malapit sa bahay namin. Nang gabi na yun ay wala si Tita Olive sa bahay dahil may out of town seminar siya. Matalim na naman ang tingin ng mga mata ng matandang lalaki sa akin na hindi ko maintindihan. Iniwasan ko siya pero sa pagkakataon na yun ay lumapit na siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Hindi sa iyo ang pulseras na yan. Ibalik mo yan sa may-ari ng pulseras na yan, sigaw ng matandang lalaki. Bitawan niyo po ako. Kagad na pagbawi ko sa braso ko at tumakbo ako papasok ng bahay namin. Kagad ko noong tinawagan si Rico at pinuntahan naman niya ako sa bahay. Anong itsura ng matanda? Tanong ni Rico. Maliit lang siya, payat at may nunal sa kanyang ilong. Malaki ang nunal na yon, tugon ko. Imposible, wika ni Rico.
Anong ibig mong sabihin, Rico? Tanong ko. Yun ang itsura ng matandang sepulturero na binilhan ko ng bracelet mo. Ang sabi niya ay napulot niya lang ang bracelet na yan at binenta niya sa akin ng mas mababang presyo. Kahit pa tunay na ginto, wika ni Rico. Ibig sabihin ba ay galing sa patay ang bracelet na ito? May takot na tanong ko. Ang sabi ng matanda, hindi naman daw. Ilang ulit ko siyang tinanong at dininay niya naman na galing sa patay yan kaya binili ko. Wika pa ni Rico. Pero paano nga kung galing talaga sa patay ang bracelet na ito? Hanapin natin ang matanda na pinagbilhan mo ng bracelet na to. Wika ko pa. Hindi na pwede, Zane, ha? Hindi na natin siya mahahanap. Seryosong sabi pa ni Rico. Ha, eh bakit? Pagtataka ko. Dahil 3 linggo na siyang patay. Kaya imposible rin na siya ang nakita mong matanda sa may harap ng bahay ninyo. Seryosong wika ni Rico. Doon ako kinilabutan talaga, Papa Dudut, nang malamang ko ang sinabing yon ni Rico. Pero pareho kami nang nasa isipan na pwedeng ang bracelet na yon ay galing sa nakaw o sa patay na nailibing na sa sementeryo. Dahil wala naman kaming ibang kilala na pwedeng pagsaulian ng bracelet, nag-decide kami na pabasbasan yon sa pare. Naniniwala at nararamdaman ko kasi na may kaluluwang nakadikit sa bracelet na yon. Pero alam nyo ang kakaibang nangyari pagkatapos namin gawin yon? Naging sunod-sunod ang swerte na dumating sa amin ni Rico. Na-promote ako sa trabaho, si Rico naman pagkatapos mag-resign ay nagsimula ng negosyong manukan na talaga namang naging malaki ang kita. Naging sunod-sunod ang swerte sa aming relasyon hanggang sa ako rin mismo ay nag-resign na sa trabaho. Tumulong ako sa negosyo ng manukan at nagkaroon pa kami ng ibang negosyo, kagaya ng pagbebenta ng mga frozen foods. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba yon pagkatapos naming pabasbasan ang gintong bracelet na hanggang sa mga oras na ito ay sinusuot ko pa rin. Hindi na ako binabangungot pa pero may mga oras na nakikita ko pa rin ang babaeng putikan. Hindi ko nga lang alam kung tama ba ang ginagawa namin na pagtanggap ng swerte dahil may bahagi ng sarili ko ang natatakot na baka biglang may bumalik na malaking kapalit sa swerte na yon. May oras rin na gusto ko nang itapon, ipamigay o ibenta ang bracelet pero natatakot din ako na baka mawala ang swerteng pumasok sa aming buhay. Ito lang talaga ang gusto kong ibahagi sa gabi na ito, Papa Dudut, at maraming salamat sa pagbabasa ng aking sulat. Lubos na gumagalang, Zena. Maraming salamat din, Zena, sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Alam mo, marami talagang kakaibang bagay ang pwedeng mangyari sa buhay natin na mahirap ipaliwanag. Pero ang mabuting gawin ay magdasal ka sa Poong May Kapal upang gabayan kanya sa mabuting gawin at ilayo sa kapahamakan. Kagaya ng sabi mo ay hindi mo alam kung kanino nang galing ang swerte na iyong natanggap. Kaya dapat na sa ganyang klase ng pagkakataon ay mas lalo kayong hindi dapat makalimot na magdasal sa Diyos at magpasalamat at humingi ng gabay tungo sa mabuting landas. Hanggat wala kayong tinatapakan o sinasaktan na ibang tao ay ipagpatuloy nyo lamang ang ginagawa ninyong pagtulong sa iba. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Stories, Papa.
papadudod stories. Papadudod stories.